So, video presentation tayo. Ito yung car wash bendo timer natin. So, gumagawa tayo ng set ng car wash bendo machine. Bali, isang pump, dalawa yung slot na pwedeng gamitin. So, meron siyang dalawang LCD. Siyempre, isa lang yung board, isa lang yung coin slot para tipid. Tapos, adjustable lahat. So, siyempre, meron siyang relay. So, hindi ko pa kinabit ha, kasi ipa-part 2 ko na lang yan. Ikakabit ko andun kasi sa labas. Siyempre, natin malagay dito yung mga, yung water pump at saka yung connections. Yung mga hose, yung garden hose na ginagamit natin para sa car wash. Pero ito, part 1 muna, timer muna, tsaka yung settings. So, simple lang, very easy to use. Ipa-power up muna natin siya. Okay, so on ko lang ito. Yun yung power supply niya. 12 volts, 3 ampere. So, kung gusto mong i-setting, i-press mo lang itong maliit. Ayan. Ay, late na yata yung press ko. Ayan. Pag ilaw siya ng, nagtunog siya ng 3 times, magkita mo isa. Sa isa lang siya nagano. So, pwede mong input yung price. Let's say, lalagay ko dito 5 pesos. Once lang ito, once mo lang gagawin. So, kung gusto mong palitan, ganun din. I-off mo muna siya, tapos i-hold mo yan, tapos saka mo i-on. Antayin mo lumabas yung entering setting. So, lalagay ko siya 5 pesos. So, pwede mo rin gawin hanggang 20 ito. Pwede mo i-increase hanggang 20. So, sa akin, lagay ko lang siya 5 pesos, 2 minuto. Yun kasi yung setting ko dito. So, pag 5 na, i-press natin itong maliit. Itong dalawang button lang. Pag magbabox ka, itatago mo yan. Kasi yan yung pang-setting natin. So, 5 pesos. Save na, 5 PHP. Tapos, 2 minuto yung ilalagay ko. So, kung gusto mong gawing 3, hanggang 10 minuto to. Okay, i-react natin. Yan, 2 minuto yung 5 pesos. Pag na-save na siya, ipapakita niya na sa'yo. 5 PHP, 2 minutes. So, meron tayong car wash timer 1, timer 2. Kasi may dalawang ano to, dalawang slot siya. Kahit isa lang yung pump kasi ginawan natin siya ng paraan. Para hindi siya masyadong. Tapos, makita natin mamaya, ititesting natin yung actual pressure niya. So, ito, dito muna tayo sa timer. So, pag nagulog ka ng 5, syempre, 2 minuto. Pag gulog ka ng 10, syempre, 4 na minuto, syempre. Hulog ako tayo, 10 pesos muna. So, yung credit, makikita mo sa boat. Okay, 10 pesos, 10 pesos. Tapos, kapag may credit, tapos hindi ginagamit, nagbibip siyang ganyan. Nagbibip siya. So, ito yung button para sa timer 1, which is connected din sa hose 1. Ito naman yung button, yung green, para sa timer 2. So, press natin timer 2, ha. Yan. So, mawawala yung credit, napupunta yung 4 minutes sa timer 2. Makita mo, mag-trigger din yung kanyang relay. So, tama yung 4 minutes, nagbibilang na siya. So, ulog tayo sa pa. So, ganun din. Pero kahit nagbibip, nag-continue yung ano niya. Kasi ibig sabihin, may credit na hindi pa nagamit. So, ilagay natin sa timer 1. Yan. So, nakita mo, umilaw din yung relay 1, tapos meron siyang 2 minuto. So, countdown, tuloy-tuloy. Doon naman sa, mamaya kakabit natin para sa part 2 ng video. Pwede mo nang gamitin yung pump. So, matitrigger na yung pump, yung hose mo, maglalabas na siyang malakas na pressure ng tubig para panglinis. So, ito yung set na to is yung type 1 kasi may tatlong type ito. Ito yung type 1 na both sides are water. So, pwedeng gumamit ng dalawang customer. So, pwede siyang maglinis dito yung sa area 1, doon yung LCD niya, tapos ito sa kabila LCD ng isa naman. Which is naman dito naman sa second na area kung sumahin. Parang ganun siya. So, pwede mong gawin sa mga motor kasi ito mostly. Dito sa amin motor yung gumagamit mostly. So, pagka umabot na yan ng last 10 seconds, meron din siyang beep. So, medyo antay-antay na lang natin. So, mamaya papakita natin yung kasama, yung set niya. Kung gusto nyo umorder ng set, hindi lang timer. Kasi ito, timer lang ito siya. Actually, ngayon hindi kami nakakabenta ng timer only. Lahat set na. Kasi para diretso lang yung pag-ano niya. Diretso lang yung plug and play ba? Plug and play. I-on lang. Tapos, okay na. So, yun. Mamaya natin ipakita yung ano, nasa labas kasi. Nasa loob kasi ako ngayon. Gusto ko lang i-explain muna yung timer. So, antayin natin mag-last 10 seconds. Kapag last 10 seconds kasi, meron yan siyang parang warning beep. Tapos, saka siya mat-turn off. Ibig sabihin, tapos na yung time. Kailangan mo nang maghulog ulit. So, yun nga, mayroon siyang 2 button. Ito yung nakalabas sa box. Sa baba ito, sa baba siya nito. Itong LCD, ito naman, nasa baba siya. Ito, itong LCD. Para ibig sabihin, pagulog ka, i-press mo lang. So, pwede mo nang gamitin.
So, yun, malapit na tayo sa 10 seconds. So, ito naman, itatago mo to sa ilob ng box kasi ito, pang-setting mo to ng price. So, yun. Pag last 10 seconds, ng kahit alin sa dalawa, magbibip na siya. Sabihin, malapit nang maubos yung time mo. So, pwede kang mag-extend, hulog lang, tapos press ulit. So, makita mo, namatay yung relay. Ibig sabihin, wala nang power yung, ma-off na yung connection. Kasi ang ginagawa ko dito, hindi ko kinokontrol. Mamaya makikita niyo sa video. Hindi ko kinokontrol yung pump. Hindi ko tin-turn on, turn off yung pump. Bali, nilagyan ko siya ng, ano, nilagyan ko siya ng solenoids. Electrical solenoids. Although, syempre malayo. Electricity ito, tapos tubig. Medyo delikado yun. Syempre malayo yung solenoid dun sa contact ng tubig. Tapos, meron siyang pressure switch para, ano, tapos water, ano, parang, pressure tank, ganun. Para malakas yung pressure, at the same time, automatic siyang magta-turn off. Kapag, kasi may ano yung hose niya, no? Pag in-off na natin yung sa hose, mata-turn off din yung pump kapag walang gumagamit ng pump. So, bali, fully automated na siya. So, yun, thank you for watching. Mamaya, i-upload ko yung part 2, ilalabas ko ito siya, ikakabit ko yung mismong ano, hardware niya.